Sa bukid ang ganda ng tanawin, habang ang mga ibon ay nagliliparan kasabay na nag-harvest sa palayan. Sa iilan ay manumano namang nag-aani upang makatipid at meron pang pandagdag na pambili ng kape. May mga nagdala na ng kalabaw upang mga ani ay madala sa ibabaw. Sa bahay kubo ay busy na rin bilang paghahanda sa masarap na pagkain. Magandang araw po. Sa bukid, kailangan lang natin ng sipag at tiyaga. Kapag meron natin mga alagang manok dyan, meron natin makukuhang itlog na pwede natin pang ulam or pwede na rin tayong magluto ng karne ng manok bilang pang ulam natin. Marami din naman ang nakatira sa malalapit sa mga palayan na nag-aalaga naman ng mga itik. Mga itik na napapagala kapag tag-ani. Dahil kumakain ito ng mga leftover ng mga palays, mga damo, mga insekto, kuhol, suso at marami pang iba na pupwede nilang kainin doon sa area ng mga palayan. Doon din sila mas nagiging productive. Karamihan ay mas nangingitlog na mas magagandang quality ng itlog. E paano ba naman? Pag sila'y nakagala doon sa bakanting mga palayan, abay ang dami nilang nakakain na talagang kailangan ng kanilang katawan. Tipid pa ang pagsasaka dahil hindi na kailangan bigyan ng feeds, meron ka nang naaaning itlog sa iyong mga itik. Kapag naman tagtanim na naman sa iilan ay nag-iipon sila ng mga leftovers ng mga palays para ipakain doon sa mga itik nilang nakakulong muna na nagaantay na naman kung kailan ang anihan. Sa iilan naman nililipat-lipat nila yung kanilang itik sa ibang lugar naman, sa ibang area naman na bakante at wala pang nagtatanim. Kaya't sa ating pagbubukid, kung meron din tayong alagang mga itik, abay, malaking tulong na rin yan sa atin, sa ating mga pangangailangan. Sa amin, napakahalaga din na kapag may trabaho sa palayan, kailangan meron kaming maihandang maayos naman na pang-ulam doon sa mga nagtatrabaho. Dahil alam naman natin yung sobrang pagod. Kung minsan, ay nagbibilad pa tayo sa arawan para lang matapos yung gawain sa ating bukid. At kahit nga minsan, pag medyo umuulan na medyo mahina lang naman, tinutuloy-tuloy pa rin natin yung trabaho. Para lang matapos ang gawain, ayaw nating makontrol tayo dun sa kahit anumang hadlang. Pag nagkasakit naman, abay kakaiba. Ang mga gamot ay kinukuha lamang sa mga bakuran. Dahon o balat ng puno, mga dahon ng mga halaman, pero laging tandaan, ingatan pa rin maigi ang ating katawan. Dahil yan ang ating puhunan. Ganito ang buhay bukid, lalo na ngayon na medyo nag-improve na rin ang mga kagamitan. Meron ang mga harvester na nag-ani ng mga palay, na paglabas ay matik na, palay na. Hindi mo na kailangang manumanong anihin. At hindi mo na rin kailangang palakasin o magtawag ng hangin. Para ang mga ipa ay ihiwalay mula doon sa may laman na palay. Pero ito palay pwede lamang doon sa may medyo matitigas na lupa doon sa palayan. Pero yung mga palay natin kapag sobrang lambot yung lupa or yung mga malalalim na mga palay, hindi rin pala kaya ng harvester na ganito. Kaya't marami pa rin ang nag-aani ng manumano. Sa iilan naman, sila mismo ang nag-aani sa kanilang palayan, hindi na sila nagtawag ng harvester, lalo na kung medyo maliit lang naman yung kanilang area para wala na silang babayaran pa. Ganun din sa ilang mga palayan na meron ng nakakontrata na sila ang mag-aani ng mga palay mo, hindi mo na rin kailangan magtawag ng harvester dahil sila ay magkakaroon na rin ng parte na bilang pangkain naman nila, pangkonsumo nila na wala rin sariling palayan. Sa ganung pagkakataon, madalas nagiging busy rin yung may-ari ng palayan dahil naghahanda na rin ng pangkain ng mga nag-aani. Kailangan nila ng pampawi pagod na pagkain. Siyempre, sa hirap din naman ang gawain, kailangan meron din silang reward kahit papaano, kahit sa masarap man lamang na pagkain kasama nung parte nila doon sa kanilang pinagtrabahuan. At kapag ganyan kaayos ang ating pagkikitungo doon sa mga nakikiani sa ating mga palayan, abay mas madali din natin silang tawagin sa susunod na nagpapaani tayo, abay hindi kanila aayawan. Lutuan mo lang na napakasarap mong tinulang manok o mga inihaw na tilapia. Abay, sob na tayo dyan. Kung minsan pa naman pagtapos kumain, abay, nakakaantok din. Pero magpababa ka muna ng pagkain bago ka matulog. Pahinga-hinga muna. Dahil pagising, abay, may laban na naman. Sugod na naman sa arawan. Ngayon lang naman to, kailangan mong sipagan ngayon para makaipon ka ng pangkonsumo mong pagkain hanggang sa susunod na anihan. Dahil pagkatapos ng tiyaga at sipag sa anihan, pahinga na naman. Magantay na naman kung kailan ang tagtanim at kailan ang anihan. Focus ka na naman dun sa iyong mga alagang hayop. Kapag may itik ka, may manok ka, may kambing ka, may baka, kalabaw ka, pupwede mo ring alagaan yan kasabay ng iyong mga ginagawang iba pa sa pagbubukid. Bago umalis ng bahay sa umaga ay pakainin mo na sila, ipastol mo na sila. Pero yung kalabaw mo huwag mong kalimutan, yan ay maselan. Lalo na kapag nahayaan mo dyan sa initan, pupwede mo siyang ilagay doon sa may damuhan at meron ring area na may masisilungan at meron siyang malubluban na tubig. O kaya ay pwede mo siyang lagyan ng kumpay bago mo siya iwanan. At pag uwi mo sa hapon, ay babalikan mo, ipapastol mo na naman, ililipat mo na naman sila ng mga pastulan. At yung ibang mga alaga mo naman ay bibigyan
bibigyan mo na naman ng pagkain, tubig na inumin, mas maganda rin haluan mo ng King's Vita Plus na vitamins para mas malakas yung immune system ng iyong mga alagang hayop. Dahil ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay pupwede ito sa mga alaga nating hayop, sa mga baka, kalabaw, manok, itik, pabo, pato, at iba pang mga alaga nating hayop. Ito ang supplement ng mga alagang hayop na marami ng sangkap. Meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium plus D3, enzymes, probiotics, at napakarami pang ibang sangkap na lalong makakatulong upang makakuha ng sapat na nutrisyon ng ating mga alagang hayop. Upang lalong mapapasana all ang magandang produksyon ng ating mga alagang hayop. Yan ang simpleng buhay sa bukid na kapag meron kang sipag, tiyaga, diskarte, abay siguradong marami kang ilalaga.